sa Pilipinas. Bawal magbenta ng buhay ilang. Lalo kung walang permiso mula sa pamahalaan. Gaya ng mga Philippine gecko na ito. Dinadala raw ang mga Philippine gecko sa Malaysia. Saan mo nang benta, Trit? Kung saan, nagkiwala ang gamot ito sa hika. Kaya't mahigpit na binabantayan ito ng mga otoridad. Kausap ka natin na ang buong grupo ng CIPG at ilang mga Puerto Princesa Police regarding sa operation na gagawin natin ngayon. Palis na tayo at isang bypass operation ang ating gagawin ngayon. Tumunang tensyon at ang sumunod na pangyayari. Dito na tayo ngayon sa grounds kung saan nangyayari ang bypass operation. Karamihan sa mga wildlife ay nasakit mula sa tangkang pagkakita. Pero sa kabilang ng border sa Myanmar, ibang-iba ang sitwasyon. Maingat at patago ang pagpasok ng aming team. Nasa ilalim kasi ang bansang ito sa militaryong hunta. Kaya minamanmanan ang bawat kilos ng mga turista. Pagtawid pa lang ng border sa probinsya ng Kachinik, ito ang tumambad sa amin sa Malinggye. Iba't ibang uri ng mga hayop, buhay at patay. Sa mga tindahan ng dry goods,
mabibili naman ang iba't ibang pinatuyong bahagi ng mga hayop. $300 daw o nasa 15,000 pesos ang presyo nito. Tulad sa palengke, walang takos at lantaran din ang transaksyon dito kahit pa may batas ang Myanmar laban sa pagbibenta ng hayop. Situation in Southeast Asia is basically a function of what's going on globally. The global illegal wildlife trade now is a multi-billion dollar industry. Nobody knows exactly how big it is, but they're talking 10, 20, maybe $30 billion a year. Third biggest form of black market commerce in the world after drugs and guns, attracting organized crime. That's been proven. So it's a big, bad situation. Sa tulo ng palengke dito sa Mongla, sunod-sunod ang mga telang nilakagan sa kanisang paninda. May balas ng elepante na sintiglas ng kahoy ng hawakan. Maya-maya pa, may bumili ng isang pares ng sukay ng mountain goat. Sa tindahang rin yun, may binibentang paa ng tigre. Isang puto pa lang daw, ay $200 na o halos 10,000 piso na. Ang elepante, mountain goat at tigre ay pawang endangered na. Sa di kalayuan, ito ang bumulaga sa amin. Bukod sa ulo ng wild buffalo na nakakiwangwang at ibinibenta sa daan. Sa tindahang ito, may dalawang paa ng tigre, ilang pirasong elephant skin at mga deer antler. Meron din ulo ng isang primate, paa ng malaking ibon, pinatuyong lamang loob at rhino tusk. Bawal ang ganitong uri ng kalakalan ng wildlife ayon sa Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Ang CITES ay isang kasunduan sa pagitan ng mahigit 100 bansa upang protektahan ang mga nanganganib na wildlife sa pamamagitan ng regulasyon at pag-monitor sa pagkalakal sa kanila. Karamihan ng mga bansa sa tibon silangang Asya kung saan ilaganap ang wildlife trade umirma sa kasunduan ito. Sa isang tindahan, inaalo ang iba't ibang bahagi ng hayop bilang souvenir. Sa kabilang dingding, may dalawang ulo ng tigre. Wildlife din ang nasa pangunahing ito ng restaurant, ahas, freshwater turtle, bayawak at iba pa. May mga cobra rin at vulnerable na slow loris na may exotic pet na inandito, pinagsasalitan. Pero hindi lang sa mga palengke at restaurant nagaganap ang bantangan ng wildlife. Napuklasan namin na nangyayari rin ito sa matutang ng sun. Daang-daang raccoon dogs ang pinapatay para sa kanilang balat na ginagawang damit at ini-export sa Amerika at Europa.